Happy New Year sa inyo, Nerises. Ang ganda ng pasok na 2023 sa atin. At ito na nga, sinalubong tayo ng bagong kulay ng Aerox. Never pumasok sa isip ko na magkakaroon ng Aerox na white. N-Max na white na lang siguro inaantay ko. Yung stock ha, yung galing sa kasa. At napakaganda ng off-white na Aerox na to. Silipin natin ngayong araw. Tara! Pagdating sa makina, meron tayo ditong 4-stroke, single overhead cam, 155cc, single cylinder, and of course, fuel injected na with BlueCore technology, kaya matipid sa gasolina, it will give you more power with less fuel, mated with CVT, kaya automatic ang motor na to, gas and go ka lang, may smart motor generator, may VVA or variable valve actuation, meron din siyang stop and start system and Yamaha Motorcycle Connect, at ang pinakamalupit, smart key na siya or keyless entry na po ang motor na to. Ngayon, kung makikita nyo naman yung kanyang design niya, this is, ito yung off-white na para nakita na natin sa Yamaha Mio Gear S version, yung last time na nireview din natin. Lalagay ko na lang dyan sa taas kung gusto nyo mapanood yon. Para magkaroon din kayo ng idea kung gusto nyo naman ng maliit na motor. Isa sa pinagmamalaki ng Aerox is yung magandang handling niya. Kasi kung makikita nyo yung mga gulong niya, napakalaki. Sa unahan, meron tayong 110x80x14. Tubeless na of course, IRC tires. So, sasabi natin na makapit talaga to pagdating sa mga long rides. Sa likod naman, meron tayong 140x70x14. So, kung makikita nyo yung matatabang gulong, magaganda yan pagdating sa mga likuan o yung mga curve, cornering, or banking kung tawagin nga natin. Mas stable yung motor kaya hindi ka malulula at may confidence ka na tumikuliko. Back to the design na design, kung makikita natin dito sa unahang bahagi, isa sa mga pinagmamalaki na Aerox version 2 is yung kanyang eyeline. Ayan. And then napunta dito yung turn signals. Tapos sa gilid naman, may konting decals na tayo. So may character na po tong Aerox na to. May 155 dito. And yung ipinartner nila sa off-white is yung red. May red dito siya sa part na to. So parang yung design niya dito na hati. Pero kapag tinignan mo siya on this side, magkadugtong pa rin. So, napaka-artistic nung part na yon. May nakalagay din dito, VVA. Dito naman sa taas, Yamaha. Mio Aerox S. Yung S at saka yung part dito na triangle is kulay red din. Habang may color palette naman dito na kulay gray. Kung makikita nyo din sa decals sa unahan, nakalagay nga is S version na siya. Pag sinabing S version, ABS version na po siya or merong anti-lock braking system. So, meron tayo dito yung single hydraulic disc. Malaki din yung disc niya at itong part na to is yung ABS sensor niya. So, pag sinabing ABS or anti-lock braking system, hindi ka basta-basta maglalak kapag sudden brakes or bigla ka napapreno. So, napaka-safe po ng feature na yan and usually sa mga kotse ito nagsimula. Ngayon, pati yung mga small displacement natin na 155cc, meron na. Kaya, napakaganda. Ayan o, nakalagay na rin sa decals dito. ABS. Naka-split LED din tayo dito or inverted siya. Kaya, wala kang makikitang bulb dito. Kaya, hindi siya gaano nakakasilaw pagdating sa mga nakakasalubong natin. Minsan kasi, foul yun eh or medyo masakit sa mata kapag ka nakakasilaw. Sa gulong naman, it says, makikita natin may decals lang dito. Ang ganda na nung red decals niya tsaka silver. Then, nakasulat lang is Aerox. Dito naman sa side profile niya, Nerises, kung makikita nyo, napakadami niyang cuts, yung mga hiwa, na hindi lang nagpapaganda sa forma niya, kundi nagpapaganda rin sa aerodynamics ng motor. Pag sinabi ng aerodynamics, ayun yung dulas ng hangin sa atin kapag tumatakbo tayo ng high speed. Also, itong X-part niya dito, is kung makikita nyo, may pagka-gun metallic, gray na din siya, pati yung pinakapalikpik niya dito is parang metallic na din na gunpowder. Yung off-white niya, ang ganda ng combination kasi yung mga inner fairings niya is kulay dark pa din, pero yung mga nandito is colorful. Now, let's talk about this one. Ito yung pinaka-highlights ng Aerox eh. Meron dito nakasulat Mio Aerox and then yung dulong part is color red. Tapos may S din tayo dito na kulay red din siya. Also, may mga strips din tayo dito na kulay gray. Dito yung silver part. Tapos dito parang kakulay din yung nasa gitna na parang metallic. May liquid cool din nga pala nakasulat dito. Tapos dalawang strips, silver at isang red. Dito naman sa loob, may texture yung kanyang pinaka-fairings. Hindi siya super plain lang na makines. May texture din siya sa malapitan. Kaya nagpapa-premium din sa datingan ng motor yan. On the pillion ride step naman, itong pinakatapakan ng angkas, hindi lang siya basta plain, may mga patterns din yung aluminum niya dito sa side na to. And then, of course, meron din tayo ditong footboard and wala siyang cruising style na option dahil nga sports type ang motor na ito. So, nandito lang yung paa mo all throughout, but still, yun nga talaga yung essence na pag-drive ng Aerox eh. Kaya, mas madali siyang i-maneuver and napaganda ng handling nito based on my personal driving experience sa motor na to. Meron din siyang kill switch sa side stand. And for me, ito yung parang best angulo niya. Kasi kapag umaandar naman tayo, ito yung pinaka nakikita, yung pinaka side profile. Ayan yung pinaka, for me, isa sa best angle ng Aerox na makikita talaga natin kapag ka umaandar yung motor or even nakaparada. Pogi siya, at the same time, very useful and functional yung mga shapes and lines na nakikita natin dito. Also, dito nakalagay, of course, yung kanyang airbox. Yung sa akin, pagka nagkakaroon ako ng Aerox at N-Max, pinapalitan ko yung airbox niya ng carbon, pati itong crankcase cover.
napalitan natin yan ng carbon. Kasi mas maganda ang tignan. Since black na rin naman to, pag nag-carbon to, mas maporma siyang tignan. So may mga kinakabit akong carbon garnish. Lalagay ko na lang dyan yung link sa ibaba. Available din yung sa Shopee, na Edishop. Search nyo lang. Now, kapag tinignan naman natin yung pinakamukha niya, may dibdib siya dito. Yung off-white niya na iba pagdating dito sa middle part kasi mayroon siya sariling fairies. Again, the texture of this one is matte yung finish pero hindi siya makinis kagaya dito. Meron siyang texture. And of course, meron din tayo dito parang jelly sticker siya na Yamaha emblem. May maliit din tayong windshield, of course, para mas maganda din yung aerodynamics. Aside pa doon, nakatulong din siya for our panel gauge para mas mabasa natin kahit na salubong sa atin yung araw kasi nagkikreate siya ng shade. Also, meron din siyang park brake lock. Yan. Kapag naka-engage siya na ganyan, hindi iikot yung likurang gulong kaya mas maiiwasan natin na maatrasan yung mga nasa stoplight kapag huminto tayo or sa mga pataas or pababa na lugar kapag humihinto tayo sa mga ganun or nata-traffic tayo or nagpa-park tayo, napaka-importante niyan. Maliit na detalye pero it's very functional kaya lagi ko yung hinahanap sa mga motor. Yung NMAX ko kasi walang ganyan eh. So pagdating sa Aerox meron kaya napakaganda niyan. Matipid na sa gas dahil fuel injected na. In fact, meron tong average fuel consumption na. Nag-araw sa around 48.62 kilometers per liter. Of course, still may vary depende sa inyong throttle habit. But ayun yung nakuha namin as per our own personal driving experience. Sa likod naman, Edisense, meron din tayo ditong Yamaha emblem na super premium looking kasi kahit sa mga small details, yung sa mga tail part niya is meron pa ding mga emblem. Tapos, when it comes naman sa tail light, kung makikita nyo, very minimalist lang siya or maliit lang siya, which gives it a more futuristic design. Though, siguro somehow yung iba nagpapalakihan ng tail light, but for me, itong hinatid ni Aerox dito is somehow minimalist na lang or medyo maliit na siya. So, for me, mas appealing to kasi mas nagahatid siya ng minimalist pero mas premium yung datingan. On the turn signals, on the other hand, ito yung medyo mas malalaking part naman. Kung makikita nyo, nakahiwalay pa siya. It gives a sportier look sa motorsiklo pero yung pinapangamba ng iba is baka mabali ito in the long run. But kung makikita nyo naman yung pagkakamount ng Yamaha dito, it's very sturdy or mapagkakatiwalaan. Kaya, hindi pa naman ako nakakita ng mga nagkakaproblema sa mga ganito. Unless na nga lang nakasangkot kayo sa mga aksidente, natumba yung motor, nag-slide, yung mga ganon. Pero on a daily experience, matibay naman siya. Meron din tayo dito ang designated na plate light or ilaw para sa ating plaka. Pero bulb type pa po siya, hindi pa siya LED. Still, may nakahiwalay na ilaw. So, that's a good thing. And meron din tayo dito ang reflector, added visibility sa gabi. And then yung fender niya naman is extended hanggang dito. So, napaka-importante niyan para hindi matalsikan ng dumi yung ating mga angkas, lalong-lalo na kapag tag-ulan. The design is very neat, hindi siya mahirap linisin. So, let's talk about yung pagka-white naman niya, Edisense. Kung makita nyo kasi off-white siya. So, maraming nagtatanong, dumiin ba to, Sir Ned? Actually, sa mga sasakyan or even sa mga motorcycles, when it comes to glossy whites, ito yung isa sa mga hindi gaano dumihin na motor. Kasi nagbe-blend lang halos or hindi ganun kakita yung mga debris or yung mga dust na kumukover dito. Pero on the other hand, dito sa mga matte na white, ang napapansin ko, may somehow magnet din siya. Kagaya niya, kung madumi lang yung kamay mo or madumi yung basahan mo, makikita dito yung mga dumi niya. Pero of course, sa lahat naman ng white, kahit glossy pa yan, hindi maitatago kapag may mga putik na. Pero dito sa isang to, may somehow doon ako na-feel na may konting magnet siya pagdating sa mga mancha. Kaya hindi ako kumukuha ng matte pagdating sa mga white. On the other hand, ito namang mga inner fairings niya, Edisense, when it comes sa cleanliness naman or pag-hide ng mga dumi. Masasabi ko kasi kapag black, yung mga inner fairings, ganyan, or kahit kumuha ka ng motorsiklo na black, isa rin sa mapapansin mo is mas somehow kitang-kita yung mga alikabok kapag ka-black. So, gusto ko lang sabihin sa inyo is getting this head turner color motorcycle comes with a responsibility. So, kung magaganitong kulay ka ng motorsiklo, syempre, dapat alam mo na masipag kang magpalinis ng motor or magpunas araw-araw. So, yun. Sana nakatulong sa inyo yung aking humble opinion pagdating sa color variant na ito. But don't get me wrong, sobrang ganda naman kasi niya. Yun nga lang, yung ganung kaganda is may responsibilidad na kaakibat. When it comes to the digital meter panel ni Edisense, ito yung isa sa pinakamagandang meter panel na nakita ko sa isang small displacement na motorsiklo. Kung makikita nyo, dalawa yung RPM indicator niya sa magkabilang gilid. Meron tayo blue na background, white na fonts. You all have the information that you need, kagaya ng orasan, may fuel gauge, odometer. Tapos, pagdating sa motor, basic lang to pero merong mga motor na hindi pa rin nagagawa to is yung turn signals. Syempre, kapag ka nag-left ka, gusto mo makikita mo kung nasa left ka ba talaga or nasa right. Small details lang siya pero may mga motor nga kagaya ng abawa ng MIUI na hindi pa rin nagko-comply sa ganyang klaseng turn signals. You also have your ABS logo dito. Pag binuksan mo naman, meron tayong key function. Dito sa mga ilalim, meron din siya. Meron tayo ditong temperature check, stop and start, tsaka engine check. May maliit din tayo ditong Yamaha logo sa loob that looks so premium for me. And kung makikita nyo, extended dito yung white na fairings niya. So, alam mo kung anong kulay ng motor yung dinadrive. Dagdag mo pa dyan na meron siyang Yamaha Motorcycle Connect. Kaya makikita mo dito yung mga messages mo kung i-connect mo siya dyan. And also, pagdating sa application,
application, mamonitor mo kung dapat ka na bang magpa-change oil, yung mga last BMS, last parking location, mamonitor mo siya via app. On the left buttons, meron tayo ditong high beam, low beam, turn signals, tas nakalagay dito off, kasi pag pinindot mo siya sa gitna, mag-off yung turn signals mo. Busina, pakinggan natin yung stock na busina niya. Malakas na rin, no? Yung stock na busina niya. Tapos, meron tayo ditong menu switch. Para siyang passing light, pero menu switch. When it comes naman sa mga side mirrors niya, NSS, meron tayo ditong dahon type na side mirror, kung tawagin nga nila. Functional naman siya. Hindi siya magnified, yung parang lumalaki yung objects. So, good naman to and functional for stock-to-stock na usapan. Now, on the right side naman, NSS, meron tayo ditong stop and start system. And meron din tayo ditong hazard switch at saka electric start. When it comes naman sa material na kanyang mga handle grips, it's on the regular side, but it feels good. What I love about this motorcycle, NetEssence, is di mo na siya kailangan susian. Though alam ko marami naman sa atin sanay sa disuse, pero iba pa rin talaga kapag keyless yung inyong motorsiklo. Kasi lalapit ka lang, ayan, meron kang key na designated, bagong-bago. And of course, itong part naman na to, kapag hindi mo nadala yung susi mo, meron kang digits number na pwede mong i-encode dito sa inyong Aerox at mapapastart mo pa rin siya. So aside dyan, dito sa kanyang parang washing machine style na susian, makikita mo dito na rin yung access para mabuksan yung fuel and also para sa seat. One convenient feature, of course, is itong kanyang bulsa. Meron na siyang bulsa dito, NetEssence. And hindi lang siya basta bulsa kasi meron na rin po siyang power outlet dito. Though hindi pa siya USB ready, para siyang cigarette lighter pa rin yung style niya. And tingnan natin kung gaano kalaki. Tingnan natin kung kasha ang iPhone 14 Pro Max. Fully fit. Kasha ba to? Parang hindi eh. Hindi siya kasha, NetEssence. Pero siguro yung mga mas maliliit dito na phone, kasha naman. Pero pwede ka naman magpalagay dito na cellphone holder sa inyong side mirrors. Dito naman sa fuel niya, NetEssence, kagaya ng sinabi ko sa inyo, super easy access lang siya. Dito mo na lang siya pipindutin, bubukas na siya. So 5.5 liters na yung kanyang fuel tank capacity. Actually, this one is upgraded na compared dun sa version 1 niya. Kaya for the 48 kilometers per liter na average fuel consumption, swak na to or malayo na mararating mo bago magpagas ulit. But for me, fuel efficient naman siya. So for the 5.5 liters of fuel tank capacity is enough naman para sa ating everyday use. Even kapag papanik tayo sa mga bundok, it's enough. Pero yung iba, siguro nagbabaon pa ng mga gasolina kasi kung layo nga naman yung pinaka next na gas station, so better be safe than sorry, di ba? I think itong upuan yung isa sa best part ng Aerox 155. Compared to the previous version, yung stock-to-stock na upuan ng Aerox is very comfortable. And kung makita nyo, parang two-toned na rin po itong isang to. May leather-like material sa mga gilid, pati sa pillion ride. And then, meron namang parang suede material dito na mas makapit sa any cloth or material na inyong pantalon, mas makapit itong part na to. May stitches din siya, so it adds more premium quality sa motorsiklo. Yung tipong makita mo pala yung motorsiklo mo, alam mo na nasa premium side na siya or ito yung mga top of the line motorcycles na pang daily commute of course or dito sa displacement category na ito. May Aerox pa dito na nakasulat, so super premium talaga, tas may konting ukit pa dito. Though yung iba siguro magtatakas, parang masyadong maliit yata yan, Sir Ned, para sa pillion ride. Do lagi kong sinasabi, based on my pillion ride response dito sa passenger experience dito sa motorsiklo na to, na-satisfy naman siya. Actually, nagustuhan niya pa nga eh. Malambot naman ito at saka mas mataas kaysa sa driver. So, kitang-kita niya yung mga sceneries kapag nagda-drive kami. At saka, itong part na to, nakaka-support ito sa lower back, lalo na sa matatangkad na driver para hindi masyado sumakit kapag natatagtag tayo. Hindi lang seat, kundi pati yung kanyang under-seat storage yung masasabi ko na selling point na itong Aerox 155. Buksan natin. Yan. Bukas na siya. Meron tayo ditong total of 24.5 liters na seat storage capacity. Meron tayong mga manual at saka warranty guidebook dito sa loob. Very useful talaga yung malalaking seat storage ng motorsiklo kasi hindi mo na kailangan halos magdala ng bag kapag kaalis ka. Pwede mo na ilagay dito. Kung mag-grocery ka, ganyan, mamamaling ka. Kasya na rin dito. Though wala siyang gulay board, bumawi naman siya kasi malaki yung kanyang seat storage. So titignan natin, may nakita din akong helmet na ID. Ito siya. So, itong ID na to is yung enhanced na ID or yung version 2 na 3,300 ang SRP. Parang bagay to dito sa Aerox kasi yung off-white niya, ito naman may pagka-cream ng konti, hindi siya super white. Or kung gusto niyo naman ng white, meron din namang white na version nito. So, available to sa Shopee, search nyo lang Nedi Shop. Tignan natin kung kakasya. This one is XL ah.
Walang kahirap-hirap. Kasyang-kasya. Now, on the side naman, yung suspension niya, NetEssence, is dual suspension siya. Meron tayo ditong unit swing. And ang maganda sa dual suspension is, mas maganda yung feedback niya pagdating sa mga bumpy roads ng Pilipinas. Though, for me, yung Aerox is on the stiffer side, pero hindi super stiff. Kasi ito is sports type na motorsiklo. So, mas mahalaga yung stiff na suspension para kapag ka nagko-cornering or backing tayo, is maganda yung feedback niya. Kasi pag masyadong malambot, mahirap yung ipang-cornering and backing. Lalo na kapag pumreno ka. Baka tumilapon ka pa or masyadong lumubog yung inyong suspension. So, for this one, I think this is made for high speed as well as makakasabay na rin ito sa mga everyday condition ng road natin sa Pilipinas. Also, gustong-gusto ko tong part na to kasi may textured part dito sa gilid tapos biglang makinis na dito tapos sa fender textured ulit. Ang ganda lang niyang tignan. And of course, itong part na to, may kita nyo, may lubog siya dito kasi dito ngayon kakapit yung inyong pillion ride kung ayaw yumakap sa inyo. Dito sila kakapit. Meron tayo ditong drum brake. So, yung drum brake, yun yung isa sa wish natin na i-enhance sa mga Aerox 155 kasi iba pa rin talaga yung kapit ng disc brake. Kaya sabihin mong ABS yung unahan, of course, may some points in life natin na nag-iisang brake lang tayo, lalong-lalo na yung mga beginners. Yung kaliwang brake lever lang yung napipindot nila kaya mas maganda na makapit. Though hindi naman ito prone to locking dahil mas mabait yung preno niya. So, always use both brakes na lang. Isa pa yun, nakita nyo, nag-beep-beep sound siya kapag hindi mo naisarado ng maayos. Isa yun sa magagandang katangian ng keyless system ng Yamaha kasi napapaalala sa'yo na hindi mo pa na-off yung motor mo. And usually, pagka walang ganyan, nalulubatan tayo ng motorsiklo. Para sa iba, parang nakaka-annoy. Pero nakita ko yung kanyang kahalagahan nung naka-experience ako ng keyless ng motor tapos walang ganun. Yung parang nagpapaalala na nag-beep sound kapag hindi mo siya totally na-off. So, yun yung isa sa gusto ko dito sa Aerox. Siguro kahit disc brake in the future, for the Aerox 155, at least, kahit single channel ABS pa rin, is still good. Pero sana magka-disc brake in the future. Agree ba kayo? Comment nyo sa ibaba. Pagdating sa ground clearance, it says, meron tong 145mm na ground clearance. Above average na siya. Kasi for me, ang average na ground clearance is 135mm. So, 145mm, meron ka ng peace of mind na kahit papunta ka sa medyo bahabahang lugar, mataas ground clearance mo. Sa mga bakubakong lugar din, hindi ka basta-basta sasayad. Lalo na sa mga higanting hampas ng Pinas, hindi ka sesyete. Ngayon kasi, banan talaga ground clearance eh. Pero may iba talaga na mahilig sa lowered and hindi ko naman kayo masisisi kasi pogi naman talaga kapag lowered. Pero this one is more on the functional side kaya 145 ground clearance is good para sa everyday even on long rides. Now on the seat height, meron tong medyo mataas na seat height na 790mm. Abot ko naman siya, my height is just around 5'3 to 5'4. Abot na abot ko naman siya. I think 5 flat kakayanin pa to. Depende na lang of course sa inyong driving experience. For the weight naman, meron tayong weight na 124kg para sa motor na ito. That's very decent para to keep us on the ground or weighted tayo para hindi mo na feel na para kang hinahangin kapag ka nasa tabing dagat ko or nagpapabilis ka na ng takbo. So that one is still weighted. Or kung medyo gusto mo naman or feel mo na hinahangin ka, yuyuko ka na lang ng konti. For taller riders, napalaki pa ng legroom niya kasi I'm a short rider lang naman so super laki ng legroom ko dito. But for tall riders, kasyang-kasya po kayo for this one. I think up to 6 flat na mga matatangkad is magiging comfortable pa rin dito. When it comes to the driving position, naka-upright tayo kaya super comfortable kahit mahaba biyahe. And napakadali pong iliko-liko ng Aerox kaya maire-recommend ko to if laging traffic sa inyong mga lugar. For the handling, mag-e-enjoy ka dito kasi nga sports type na motorsiklo. Yung tambucho naman niya is very familiar of course for the Yamaha lineup. Laging ganito yung setup ng kanilang mga tambucho. Though on this heat guard, it's also functional kasi covered naman dito so may iwasan natin na mapaso yung angkas. Pero ako, itong heat guard, tsaka itong radiator cover, pinapalitan ko din siya ng carbon. Kasi black naman siya, so mas umaangas yung dating kapag ka carbon garnish yung ipinalit. So, yun nga, dahil mayroon siyang radiator, ibig sabihin liquid cooled na siya. So pagdating sa mahabang biyahe, no worries tayo sa Aerox 155. Talagang 4 keeps yung motor na to and good kahit in the long run or even few years mo siyang gamitin, papakinabangan mo talaga siya. So future proof na rin talaga yung motorsiklo na to. The Yamaha Mio Aerox is always fun to drive. Isa to sa mga favorite ko ng motorsiklo na nilabas last year or I think 2021 or 2020 nilabas itong version 2. And isa ako sa natuwa kasi yung makikita nyo yung function niya also suits with its style. So napaka-stylish po ng motor na to. Hindi mo may kakaila isa to sa mga pinaka-poging motorsiklo na makikita mo ngayon on a daily commuter category. Matipid naman sa gas, reliable, ang ganda ng specs and features. Kaya sure na win-win situation ka talaga kung ito yung mapipili mong motor. Actually, ito yung first choice ko compared dun sa nakuha natin na N-Max before. Pero hindi ako nagsisi naman na N-Max pa rin yung motorsiklo ko ngayon. But I'm
always dreaming na someday ay makabili din ako ng Aerox. Dagdag sa collection natin na pang-araw-araw ng motorsiklo. I'm aiming or eyeing in the future na mas pagandahin pa nalang yung Aerox 155 para kapag nakapag-ipon na yung iba sa atin, ay mas maganda na rin yung makuha natin. But for now, this is the latest model of Aerox 155. The colors or yung mga bagong kulay na ipinakita ko sa inyo is super great. Kaya for me, hindi pa naman siguro malalagyan ng bagong version nito. So may enjoy nyo pa to for this year or I think until next year kung may lalabas man na bago. Sigurado makikita nyo naman yan sa channel ko. Kaya make sure nakasubscribe para masubaybayan ninyo yung aking mga future updates sa motor na to. So what's the price? Yun na lang naman ang tanong eh. Ang Aerox 155 ngayon comes with an SRP of 145,000 pesos. Dahil nandito tayo sa Yamaha Motor Trade Platero, Binyan, Laguna, pwede kayong mag-installment pag down payment ka lang na 21,000 pesos and then magmamonthly ka for 3 years na 6,259 pesos. May rebate pa yan na 200 kapag on time ka, magbayad. So that's it for the Yamaha Aerox 155 Netizens. Kayo, ano pa ibang mga motor ang gusto nyo mapanood sa aking vlog? Comment nyo naman sa ibaba. Happy New Year sa inyo, Netizens! Sa buong taon na to, sana marami pa tayong motor na ma-review and even cars, i-review na din natin. Again, this is Ne Adriano. Always keep it cool and ride safe always.